guys, welcome back to my channel Kalimay09. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi kang updated at mag-join sa ating membership. Ito pong 1 piso, no, yung large type na Anoa mendrensis, yung kanyang scientific name. Oseris al 1 piso rin to, no. Ngayon lang ako nakapag-content dito at nahalungkat ko itong lumang barya na ito. Ayan siya. Kung mapapansin nyo, hindi na ganun kaganda. Ayan. At mag-update tayo dito. Tira, meron po akong narinig at nagsabi sa akin na nagtanong kung nabibili na po ba itong 1 piso na ito. Ang sagot ko po dyan ay opo. Meron pong mga collector dyan sa YouTube. Meron dyan. Hindi naman ganun kadami, pero may mga coin collector vlogger na bumibili na itong 1 piso na ito. At i-search nyo lang, no? Ayan. So, i-update ko po kayo sa kanyang value. At titingnan na rin natin kung anong mga years ang mababa ang mintage dito sa 1 piso na ito. So, tingnan natin ngayon sa ating website. Okay. 4 piso large type. Ayan ang ating coins for today, ano. Meron po kasi nga maliit na ito, yung isang klase, ano. Ito po ang kanyang years, 1983 to 1990. So ayan, tapos ang composition ng baryang ito ay copper nickel. Tumitimbang po siya ng 9.5 gram, diameter niya 29 mm, at yung kanyang thickness is 1.9. Ayan, yung kanya obverse. Alam nyo na po kung ano yung nasa obverse niya at reverse nitong coin na to. So, dediretso tayo. At pasadaan lang din natin saglit ito, no. 1983, no. Ayan, may mga variant pala ito, 1983 na ito. At 1.6%. So, merong 1983. Proof, ha? Proof coin pala. So, 1983 proof coin meron po, ano. Ayan, 1987, 1988, 20% ang 1998, at ang kanyang main dates is 54,636,000. Napakadami na ito. At hindi nakakapagtaka kung bakit meron tayong hawak dito. At I'm sure guys, marami sa inyo ang may hawak dito, itong mga kalabaw na ito. Bukod lamang doon sa mababa yung main dates na 1983. Ayan, so kung meron kayong hawak na ganito guys, alam ko meron nga bumibili nito. At alam ko isa dyan yung isa sa malaking channel na yung vlogger, no. Bumibili siya ng mga gantong coins. At sa aking pagkakalam, syempre yung maganda ang kondisyon. Kaya kung kayo po ay mag-aalok ng mga coins sa mga buyer ng old coins, eh dapat at least yung maganda kondisyon. Kasi hindi naman po sila basta-basta magko-collect ng hindi nakagandaan ang kondisyon. Kahit pa sino ba naman, di ba? Kahit ako siguro, kung bibili ako ng coins, eh pipiliin ko yung maganda. So, ina-advise ako kayo na kung kayo po ay mag-aalok at kahit kung mag-focus kayo doon sa eBay, eh dapat yung maganda ang ating mga coins. Kaya kung maghahan tayo yung mga coins na BSP series ngayon, itabi na po natin yung magaganda ang kondisyon dahil pagtagal-tagal, ayan po. At kung mapipreserve natin na maganda yan at may maganap yan, siyempre, maiaalok natin yan at malaki ang posibilidad na yan ay mabentaan. So, ayan na po guys. No? So, pang gusto po makuha ang buong detalye nitong coins, ito puntahan nyo lamang dito sa enemista.com. Kung gusto nyo makilala to at yung mga years, gusto nyo makita yung mga percentage niya at yung mga value dito sa Enemista, puntahan nyo lamang po dito. Ayan. At hindi ko na iisa-isayin ngayon yan dito dahil maiksi lang itong ating content ngayon. At ayun na po ang kabuuan ating content ngayon guys. Maraming salamat po. At doon po sa mga bago dyan, subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi kang updated. Ayan. So until next time po, God bless you all guys. I'm out.